We thank you, Panginoon, muli for this wonderful day that you have given to us. Thank you so much for this opportunity and privilege that we can come to your house. We can gather, Panginoon, with our fellow believers to glorify you, to worship you in spirit and in truth. Panginoon, salamat po muli sa inyong pong pag-iingat sa mga nakalipas pong araw. Tunay nga, dakilang Diyos na napaka mabiyaya po ninyo sa buhay po namin. Bagamat at madalas that we are unfaithful and we commit sin, Panginoon, and sometimes we are ungrateful, still your grace is always sufficient. Nandiyan ang biyaya po ninyo, ang kahabagan po ninyo para ibalik kami at tulungan kami muli na makapaglingkod po sa inyo. Maraming salamat, dear God, for your guidance, for your protection, especially sa mga ginagawa po namin sa mga nakalipas pong araw, sa mga trabaho, mga personal na ginagawa, sa mga kalusugan namin, sa mga source of income namin, sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat dahil tunay nga na nandyan kayo at lagi po kayong gumagabay po sa amin. Panginoon, maraming pong salamat maging sa mga misa may mga pagsubok ng buhay, may mga problema. Pero salamat na kilang Diyos dahil hindi lang kayo nandyan para samahan kami sa mga bagay, sa mga panahon na kami po ay masaya, mga panahon na kami po ay walang problema. Pero salamat din dahil sa panahon na kami may mga karamdaman, mga problema at pagsubok, ay nandyan pa din kayo para samahan at tulungan po kami. Kaya Panginoon, narapat lamang po na ngayon pong umagang ito ay nandito kami sa iyong pong bahay-sambahan para parangalan kayo, pasalamatan kayo, bigyan kayo ng papuri sa lahat ng aming pong pagsamba ngayong umaga. Lord, I pray that you will bless our service this morning. Open our hearts, open our minds. Panginoon, na wala po kaming ibang hangad ngayong pong umaga is to give Lord glory sa iyong pong pangalan. Bless niyo po ang pag-aawitan. Bless niyo po, Panginoon, pangangaral ng iyong salita. Pagbibigayan lahat, Panginoon, dakilang Diyos, ay kayo lamang, Panginoon, ang maluwalhati. Kami po ay mga walang kwentang tao na niligtas niyo, Panginoon. Mga magulong buhay na inayos po ang buhay. Na walang patutunguhan, binigyan niyo ng direksyon. O Panginoong Diyos, there's a lot of things in our life na ibigay namin ang pasasalamat po sa inyo. Balayan niyo po kami and we're praying sa mga iba namin mga kasama, kapatiran na wala po dito. Tulungan niyo po sila, yung iba may mga karamdaman, pagaling niyo po sila, Panginoon. Wala po kami patuloy na ibang hangat, kundi papurihan at pasalamatan po kayo. Balayan niyo po kami sa aming gawain niyo po umaga. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's sing one more song. Remain standing, please. Oh,
said, I am happy Father's Day po sa atin pong lahat, mga tatay na narito ngayong pag-umaga or whatever na anong tawag sa kanila, amen? Tatay, papa, daddy, ano ba, dudes, paps, papa, dad, or tay, tatay, or whatever, amen, anong tawag natin, isa lang yung mga kapatid, just a simple way rin yung ating pagtawag sa kanila, amen, at yung mga magiging natin in the future ay kaya tap mo na may batihin. Alright? So, but anyway, ay happy Father's Day po sa ating mga lahat. Amen? At we need more fathers. Amen? Especially sa church po. We need more fathers na sa lahat ay may takot sa Panginoon. Amen? We need more fathers na maninindigan at matinigod sa Panginoon na tulad po ni Joshua. Tama mga kapatid? Nasabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Because of that time, yung kanyang mga kasama ay mga Israelites, tumalikod na sa Panginoon. Amen? At naglikod na sila, sumama na sila, sinamba nila yung Diyos Diyosa, sinamba nila yung hindi buhay na Diyos. Pero sabi ni Joshua, sabi niya, ako na yung nag-decide. Sabi niya, as for me and my house. Amen? We will serve the Lord. Amen? And you know what? Usually, madalas sa mga churches, if we will just, makikita po natin, ay madalas konti lang yung tatay sa church. Amen? Sa survey, ay kapag ikaw ay inawin mo, kasi pag inawin mo yung tatay, madali nang mawilahan. Amen? So, according to the survey, sa mga churches, 93% na kung saan, minsan, kapag nawin mo, o unang nakakilala yung tatay sa isang pamilya, ay ang dali nang mawin yung asawa mo. Bakit? Ang dali nang mawin yung mga anak, ang dali nang mawin yung mga apo, or whatever, sino yung mga nandoon, ay minsan, pag nauna yung, kumbaga, pag naunang nawin yung pinaka-bossing, ang dali mawin ng mga mas ano po, amen mga kapatid? At isa, kapag nanay naman yung gawin, talagang mas maraming struggle, diba? Isa, kapag gawin mo yung nanay at hindi ligtas yung tatay, isa, yung desisyon, isa natin pala sa tatay. Tama? Sometimes there's a situation na yung nanay gusto involved sa church, yung nanay gusto mag-ministry, at hindi lang isa nanay, isang maging sa mga anak. Ay, yun lang kapatid, na minsan, mas, pag nasave yung nanay, nasave yung tatay, nasave yung mga anak, ay they want to be involved, they want to be faithful in the church, but because yung tatay nila ay diligtas, ay minsan ay wala sila magbuha. Amen? Pag minsan sabi ng nanay, kawaligo na yun, masipa tayo. Sabi ng mga anak, yung buhay ko na sa batay, sabi na, hindi. Isa, wala magawa. They want to serve the Lord, pero isan, ay yung tatay ay dahil hindi Kristiyano, pag may posisyon, ay wala magawa yung nanay, wala magawa yung tatay. Amen mga kapatid? But what they can do is to obey. Kasi, just kailangan is to go involved in the decision. Amen? To obey, and also to pray. Pag-pray nilang mabuti. Tama mga kapatid? So, kung meron po dito mga asawang babae, siguro nung wala rito po mga asawang babae, diba, mga asawang babae na marahil ay nanandito na hindi Kristiyano yung asawa. Tama? Kasi lang nandito yung mga nanay. Tama mga kapatid? Kung hindi ko siya niya sa lalaki, baka wala ka dito. Tama mga kapatid? At so if you have a father, meron tayong mga tatay, mga ama na
maray mong sa mo hindi ligtas, yung tatay mo hindi ligtas, you better, of course, you better obey, amen? And you better pray, Lord. Ito pray mo sa Panginoon, amen? Alam nyo, encourage ko, yung mga tatay naman nandito ay matitigas din naman dati mga puso ng mga yan. Ama, mga puso ng bato din ng mga yan. Ama, mga mukhang hindi magpapahuli ng buhay. Pero, look, naligtas sila. Nabago sila ng Panginoon. Amen? It means, kung sila nga naligtas, walang imposible that someday, in the right time, and through your prayer, gagawa ang Panginoon para maligtas yung tatay mo at yung asawa mo na lalaki. Amen? So you better pray. Huwag ka sumuko. Amen? Pray mo sa Panginoon that until one day, yung tatay mo, hindi ko siya, ano, ay makakilala sa Panginoon. Amen po mga kapatid? So may sasabi mga ganong situation, tama? They want to be faithful, they want to be involved, they want to go to church, but sometimes, dahil yung hindi ko siya ng tatay, sabi ng tatay, hindi pwede, huwag pupunta, wala sila magawa. Tama? So you better pray, huwag kayong sumuko, panalangin mo na sa Panginoon, na baguhin ng Diyos, baguhin ng Panginoon, gumawa ang Diyos ng kahit anong paraan. Amen? Ng kahit anong paraan, para lang malinawin yung isip ng tatay ninyo na kailangan pala niyo ng Panginoon. Tama mga kapatid? Na kung saan malinawin yung isip ng tatay niyo, na kung saan ay kailangan pala niyang maligtas. Kapag nasave siya, then yung mga nasa ilalim, madaling sumunod. Tama? Pwede sumunod. Misan yung tatay pa magsabi, anak, magsimba ka. Praise the Lord for that. Amen? And sasabihin pa, tara, kung tayo sa church, tara, maglingkod tayo, tara, kumawin tayo, tara, ganito. At yun yung mga prayer natin na magkaroon ng mga tatay na maglilingkod sa Panginoon. Amen po mga kapatid? That's why we were so thankful sa mga tatay na nandito ngayong umaga, na nagsisimba, na nagpapatuloy, nagpapagamit, umaawin para sa Panginoon. Amen? Kung hindi paligtas, kung yung mga asawang lalaki o kahit mga nanay ninyo na hindi paligtas, o sino mga unsafe ay you must pray. Amen? Walang imposible sa panalangin. Tama po mga kapatid, prayer can change mga kapatid everything sa buhay po natin. Tama? But without prayer, wala magbabago mga kapatid. Mag-pray lang tayo, lalo mga bata natin, yung tatay, you better pray. Amen? At siyempre, higit sa lahat, you must be careful, lalo na sa ating mga testimony. Tama? Yung talagang pakakaingatan natin, yung testimony natin, we must show sa kanila na talaga binago tayo ng Diyos, na hindi tayo nagkamalik, na naglilingkod sa Panginoon, na alam natin na masaya tayo sa ginagawa ko natin. Amen? So you better pray for that. So yun po, minsan, pag na-save yung tatay, then madali na po sumunod yung po. Tama mga kapatid? At di ba rin lang kung tapusa? Yung tapusa? Ha? Yung tapusa? Pagsasawa, ano? Pag sinabi yung tatay, hindi. Kapag sinabi namin, hindi. Sabi yung tatay, sige, hindi. Di ba? Ako hindi pwede gano'n. Pag sinigawa ko ng asawa ko, iwalay ka. Pag sinabi niya sinigawa ko, maglaba ka! Pwede gano'n, iwalay ka agad. Ay mga anti-color at protein. Sumahan. Iwalay ka agad anti-color at protein. Alright? So, tingnan natin yung kwento po rito sa dalit. So, there's a parable from the Lord Jesus Christ and we called it the parable of the lost son. Hindi pamilya na pwede yung kwento nito. Na meron daw tatay na meron siyang dalawang anak in verse 2. Amen? Dalawang anak na lalaki. Specifically, lalaki. Two sons. Yung kanya pong anak na dalawa. And then yung isang mas bunso, yung younger, dumating yung araw, ay kinausap siya ng kanyang anak. Sabi, the younger of them said to his father. Sabi niya sa kanyang tatay, Tatay, ibigay mo na yung mamanahin ko. Ibigay mo na yung nangrapat sa akin. Gusto ko nang kuhanin.
Marahil kung tatay nagtataka ba kung kinaisip niya ba? Bakit kaya pumasok sa isip niya na ganito na lang, ganyan-ganyan? Pero, so ginawa ng tatay niya, hinati niya sa dalawa, at yung para po sa kanyang puso, mas nakababatang anak, ay ibinigay niya yung kanyang parte. Okay? And he divided unto them his living. So, nung natanggap na po nung anak itong kanyang parte na o mamanahin o anumang para sa kanya galing sa kanyang ama, and what it did is umalis siya sa puder ng kanyang tatay. Okay? Umalis siya sa puder ng kanyang tatay. Tama mga kapatid? Misa maraming mga anak na ganyan, diba? Na misa gala nila, pagkain na nila, alas na lang basta sa puder ng mabula. Eh, may mga kapatid. Misa nakala nila, pag kaya nilang mabuhay mag-isa, alis na lang sila. Akala nila, pag kaya na nilang mag-isa, hindi na nilang kailangan yung mga mabula nila. And that is what exactly na nangyari po dito. Akala na niya, kaya nilang mabuhay mag-isa. Akala na niya, kaya nilang, gusto niya nang, akala niya, kaya nilang mabuhay mag-isa without his parent, lalo na yung kanyang ama. So, umalis po siya sa puder ng kanyang tatay. And not many days, look at the Bible, after the younger son gathered all together, okay? So, pagkatapos niya natanggap yung kanyang parte, ay mga ilang araw, ay sabi ng Bible, and he took his journey into a foreign country. Talagang naglayo-layo po siya. Hindi po siya nag-stay na malapit lang sa bahay ng kanyang tatay. Hindi po siya nag-stay na malapit lang na alam ng tatay kung saan siya na yun. Kundi talagang nag-isip siya ng isang lugar na malayo sa kanyang tatay at hindi siya mapuntahan. Hindi alam ng tatay kung saan yung lugar na pinuntahan niya. Nagpakalayo-layo siya. And the Bible says, and there wasted his substance with what? Righteous living. So what he did, ay because meron siyang pera, meron siyang mga bagay na galing sa kanyang tatay na nakuha na niya, so nagpakalayo siya maybe. He was rented expensive hotel, kasi may pera siya. Tama? O isang bahay, o isang lugar na nag-stay siya doon. And the Bible says here, and there wasted his substance. So in-enjoy niya, kung ano yung meron po siya. Lahat ng pera niya, in-enjoy niya. In-enjoy niya yung buhay na parang ang prinsipyo ng mga ibang man, ng ibang tao o yung prinsipyo ng mundo ito na ang buhay is just to enjoy, to eat, to drink, to marry, and to die. Amen? So yun po yung kanyang ginawa mga kapatid. In-enjoy niya. Pero, in-enjoy niya without thinking. Ini-spend niya yung pera niya without thinking. Why? Basta ang gusto niya, ma-enjoy niya yung buhay niya, mag-gasta niya yung pera niya, wala siyang pakialam, hindi niya iniisip kung maubos yung pera niya. Ang iniisip lang niya, yung maging masaya siya, iniisip lang niya, malayo ako sa tatay ko, walang magpo-control sa akin, hindi ako pagtatrabahuin, dito ako boss dito, makakain ko kung anong gusto ko, mabibili ko kung anong gusto ko, at magagawa ko kung anong gusto ko without, na hindi ko na kailangan magpagpaalam sa magulang, hindi ko na kailangan magsabi pa kung tama ito sa aking tatay. Basta sabi niya, ako magdidesisyon sa buhay ko. Amen po ba mga kapatid? Eh sabi ng Bible, hindi siya nag-isip kung anong mangyayari doon sa pera niya. Because and there wasted. Amen? Ngayon, sinayang niya, binuhay niya, binasta niya, yung substance niya with riotous living. Ibig sabihin na riotous palugi. Tama mga kapatid? Kumbaga sa business, nag-invest siya na walang, na hindi siya nag-isip. Na basta nag-invest siya na malulugi siya. Tama mga kapatid? Hindi siya nag-isip na mag-invest siya na kung ano yung papasok, kung ganito, kung magkano yung kung pero sa kanya, wala. Basta ginastay niya, marahil, in-enjoy niya, nagpakaliwaliw, nagsugal, nag-inom, lahat, marahil, tinawag niya marahil yung mga barkada niya. Hindi natin lang, eh. Kasi in-enjoy niya mga kapatid. Marahil, tinawag niya mga kaibigan niya na kung saan, wala na ako sa tatay ko, pumunta kayo.
kay dito, kung bahala, umorder kayo ng 10 case, lahat babayaran ko yan. Amen? Bilhin nyo kung anong gusto ninyo bilhin na kung bahala, basta enjoy niya. Tama nga ko, Ted? Sabi ng Bible, in verse 14, and when he had spent all, itong problema, nung kanya po itong nagasta niya, na pagkapaubos na, o maybe talaga wala na natira sa kanya. Amen po ba mga brother? Now, doon sa kanyang lugar na pinuntahan, nasabi ng Bible, there arose a mighty famine in that land, and it began to be in one. Amen? Doon sa kanyang lugar na pinuntahan, nagkaroon ng isang hindi lang tagutong, kundi talaga mas naging tagutong talaga. Amen po ba? Ngayon, in verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country. Ngayon, dahil wala na siyang pera, marami nagre-renta siya, pinalayas na siya, tama, kasi wala na siyang pambayad ng renta. Ngayon, dahil mag-isa na lang niya, at hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam ngayon kung paano siya ngayon mabuhay mag-isa, eh, nagpumang mga kapatid, hindi niya alam ngayon kung paano siya nakain, hindi niya alam ngayon kung paano siya pipili, hindi niya nga alam ngayon kung paano siya magsusurvive. So ngayon, sabi ng Bible in verse 15, yung merong isang lalaki doon, sumama siya. Maral, pwede ba sumama na lang ako sa'yo? Kasi wala na akong kapuntahan. Wala na akong natulungan. Amen mga kapatid? Hindi natin alam, maral, itong batang lalaki ito, maral, sino man eh. Tama? Maral, sinabi niya, isama mo na lang ako, pinalayas ako ng dati. Isama mo na lang ako, pinabayaan nila ako. Isama mo na lang ako, kasi pwede ka doon. Am I right? So marami kong lalaki ito, naawa. Ay, ganun ba? Kawawa ka naman. Ano naman ate? Kawawa ka naman. Sige, sumama ko na lang. Kaya lang ito ha, wala akong papakain sa'yo. Yung sa tinitiran ko, ako lang ang nakatira doon at hindi ka naman nga siya doon. Pero meron ako pala na pwede kong pagstayan. Pwede kang magdalaga ng baboy. Amen? Para kumita ka, para makasurvive ka, kahit pa paano. And because, itong lalaki ito, because desperate siya, tinanggap niya. See, he cannot survive by himself. Amen? The Bible says in verse 15, and he sent him into fields to feed swine. So, dito na mo ha, nagigit kami mga baboy na yan, papaliguan mo yan araw-araw, papakainin mo yung mga yan, yung bulungan nila, lilinisin mo, kung meron pag nakita mo yung dumi, ay gusto ko, malinis yan, gusto niya mga baboy. Yan ang gawin mo araw-araw. Wala siyang choice. Eh, may buwang mga kapatid. Samantala, doon sa bahay, siguro tatay niya, kinakain niya baboy. Ngayon, siya tagapakain ng baboy. At pag hindi niya kinakain siguro yung baboy, siya kakakainin ng baboy. Amen? Now, sabi ng baboy diyan, and filled to feed swine, and he would paint and fill his belly with the husk that the swine did eat. No man gave unto him. Amen? Ngayon, dumating tayo, nagutom na siya, humingi siya ng pagkain, at namamalim siya. Kasi, ang kapatid ay nasa pera. Amen? Marahil, namamalim mo siya, walang magbigay sa kanya ng pagkain, and then, dahil wala siyang choice. Amen? Yung sigmura niya, bumabalik na sa sobrang gutom, ngayon na rin pati pagkain ng baboy, nagsara na siya. Amen mga kapatid? Para lang, ano po, yung kanyang tiyan ay malagyan ng pagkain. Amen? Malagyan ng pagkain. So, yung kinakain ng mga baboy, siyempre alam mo na ako, yung kinakain ng baboy. Yung panahon natin ngayon, ang pangayon, meron ng pigs, meron ng tarap, o diba? Yung iba ay, pag sinabi baboy, pagkain ay yung iba, mga tira-tira ng pagkain, kung ano-ano man yan, yun ang kinakain ng baboy. At, yung baboy, yun ang kinakain niya. Kasi, gutom na gutom eh. Walang magbigay sa kanya. Tama? Ngayon, could you imagine, look at the situation. Siguro, kung ilalagay natin yung situation natin dito, para bang ang hirap? Amen? Para bang ang hirap mga kapatid? And then, ang sabi ng Bible, marahil umupo siya, marahil umiiyak siya, marahil, siguro yung bang pakiramdam na
bakit ako nandito, bakit ko kinakain to. Look at the Bible, look at your Bible in verse 17. And when he came to himself, amen? Ibig sabihin, may mas masensyal. Because yung kanyang experience, dahil yung kanyang naranasan, talaga naman, physically, pagod na siya, gutom na siya, hindi niya na alam kung ang gagawin niya mentally at nandun niya sa situation na wala na tumulong sa kanya. At hindi alam ng tatay kung nasaan siya. Amen? Ngayon, marahil, umupo sa sandali at sabi ng Bible, umalik siya sa sarili niya. Ibig sabihin, na-realize niya ngayon at naalala niya ngayon na mayroon pala siyang tatay. Amen po ba mga kapatid? Misa, ganyan mga bata, di ba? Misa, they just enjoy their life. Ginagawa lang nila kung anong gusto nila. They just do whatever they want. At wala silang naisip. And then, nakakalimutan nila na, meron pala akong magulang. Amen? Aba, meron pala akong tatay. Meron pala akong magulang. Meron pala akong nanay. Ewan mga kapatid? So, sabi na mayroon ito, and he came to himself. Ngayon, nagmuni-muni siya. Marala po kumakaya siya ng pagkain ng baboy, naisip niya yung tatay niya. Amen mga kapatid? Nasabi ng Bible dito, sabi niya, and I will say to him, sabi niya, Father, I have sinned. Verse 17, how many hard servants of my fathers have bread enough to spare and I perish with hunger. Samantala, sabi niya, yung bahay ng aking tatay, ay marami kami mga katulong doon. At lahat sila, masasarap ang pagkain, kumakain ng tinapay, masasarap ang palaman, amen? Maraming palaman ng panahon ng bahay, yung palaman ng mga katulong ng ating tatay, peanut butter, ano pa, cheese, dairy cream, yung Nutella, o naman, samantala ng kwento yung kinakain ko. Amen mga kapatid? So, sabi niya ngayon, and I spare with hunger yun, hihirapan ako kasi. In verse 18, now, sabi niya, I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before. Sabi niya, umuwi na ako. Ayaw ko na dito. Ayaw ko na sa buhay ko. Ayaw ko na ng ganitong sistema. Araw-araw, ganito. Sabi niya, umuwi na ako sa bahay ng aking tatay. Ngayon, sabi niya, niniyakos na tawad sa kanya. Sasabihin ko, nagkamali ako. Sasabihin ko na naninitama yung ginawa ko. Amen? Sabi ng Bible in verse 19, am I no more worthy to be called thy son? Make me as one of thy high servant. Sabi niya, sasabihin ko sa tatay ko, kahit hindi niya na ako kilalangin anak, kahit hindi ko yung anak ko, basta ituloy na lang niya ako ng isa sa katulong namin, okay na yun, papayag na ako. Kasi nga naman, mas maganda yung buhay ng mga katulong niya, kaysa sa rin. Amen mga kapatid. And verse 20, and he rose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him. Ngayon, umuwi na siya. At habang papalapit pa lang siya, eto maganda. When he was yet a great way off this, sabi ng Bible, his father saw him. Amen? And had compassion and fell on his neck and kissed him. And he, the son said unto his father, I have sinned against the heaven and thy sight, and am no more worthy to be called thy son. So sa madaling salita, nakauwi siya, pinatawad siya ng tatay niya, tinanggap siya ng tatay niya, pinaganda ng tatay niya, sabi niya, mag-celebrate tayo ngayon kasi mga po nawawala ngayon, nandito na. Amen mga kapatid? Now, just a little bit reminder sa mga anak po natin dito, sa mga bata. Amen mga kapatid? Mahirap mabuhay ng walang tatay. Amen? Huwag niyong isipin na kayong mabuhay na wala kayong magulang. Kasi, balik-balik ka rin yung mundo, sila pa rin yung magulang. Amen mga kapatid? Huwag kayong magmamalaki sa kanila. Darating ang araw, sa kanila pa rin kayong lalaki. Sa kanila pa rin kayong itatawag. Amen? Huwag niyong tulangan itong lalaki ito. Huwag tulangan itong tao ito, itong batang ito. Tama? Nakala niya, without his father, without his parent, no, hindi natin alam, marahil yung nanay niya dito, namatay na kasi hindi na lang mag-get.
Amen? Huwag natin sabihin na, ako kayo magbuhay ng walang tatay, kayo magbuhay ng ganito. Hindi po. Amen mga kapatid? If you have right, kung meron may tatay, magpasalamat kayo sa Panginoon. Amen? Now, ano makikita po natin? Number one, makikita po natin dito yung father, yung tatay. He was a loving father. Amen? He was a loving father. Nasabi ng Bible, hinihingi ng batang ito yung kanyang mana. Marahil itong tatay nito, bakit ganito, bakit kaya bigla-bigla? Bakit kaya, ano naisip ng anak ko? Bakit kaya, sino nagpapaya? Sino nagsabi sa kanya na budyog na hinihingi yung yaman ko? Amen? Bakit kaya, hindi na lang pumasok sa isip ng anak ko na pumarito sa akin, sabi tatay, kunin ko na yung mana ko. Amen? But you know what? Because of this father, he was a loving father. Amen? Sometimes because of love, sometimes out of love, minsan talagang magbibigay ka. Amen po ba mga kapatid? Na minsan out of love, papayos ka. Tama mga kapatid? So, itong tatay nito, he was a loving father. Kung paano naitrato yung kanya pong pangaray na anak, at kung paano niya itrato yung kanyang punsong anak, I believe it's just the same. Amen? Wala siyang paborito. Tama? Although, kung tutuloy natin yung story, siyempre, yung pangaray na anak, makikita natin, nagtampo, nagalit sa tatay. Tama? Kasi yung reason niya, aba, ako nga nagsasaka. Ako nga nagtatanim. Ako nga sinusunod kita. Pero hindi ko man naranasan yung pinaganda mo ako, pinagpatay mo ko ng baka, sinutan mo ko ng sing-sing, ng magandang sapatos, samantalang yung kapatid ko na yun, nasira ulo, matigas ang ulo, masaway, naglayas, tapos ngayon bumalik, ngayon, paghahanda mo. Siyempre sa part ng pangalan, para kung unfair. Ayun mga dahil mga kapatid, but I believe, yung tatay dito, fair yung kanyang mga. Yung kanyang pagmamahal sa kanya kong mga anak. Amen? So, alam niyo sa mga tatay, salamat sa Panginoon na yung mga tatay natin mapagmamahal. Amen po mga kapatid? Sabi nga, sometimes yung mga tatay natin, ang tawag sa lang ay silent. Okay? Silent love. Minsan, nahimik lang sila. Minsan yung mga tatay natin, hindi man nila naipapakita in action. Hindi man nila naipapakita in word. But I believe in their heart. Natin yung pagmamahal. Amen po ba mga kapatid? He was a loving father. Na minsan tayo, meron tayong mga gusto. Daddy, tatay, may kailangan ako. Minsan, wala tayong marami. Hindi. Tama mga kapatid? Samantalang magdiri-diri, ang daming marinig ng tatay mo galing sa'yo. Ano ba naman yan? Tama mo, Ted? Alam niyo sa ganun mga tatay, ano sa ganun? Meron kailangan sa school, meron kailangan bayaran, meron akong kailangan ganito. Misa mga tatay, yung pakipinapang ka sa'yo na isa yung binibigay nila, pinaghihirapan nila. Minsan wala kang maririnig. Minsan basta pupunod dyan. Sige na. Eh, nung mga kapatid, dati meron akong kailangan sa school ko. Meron akong project, ito. Tama mga kapatid, pero hindi ko ba naisip kung bawat binibigay nila sa atin, hindi din nila pinupunod yun. Tama mga kapatid, akala nyo sa kanila, ATM machine. Ha? Pag harap may hiningi, automatic. Amen? Sometimes, diba, we really just focus doon sa naibibigay nyo. Pero isa nakakalimutan natin, yung naibibigay nila, aba, ito yung pinupulot. Tama? Hindi nila hiningi, pinapalimos o anuman, pinagsisikapan nila, pinagtatrabahuan nila. Amen? Naisin mo ba yung binigay sa yung pera ay pinaghirapan ng tatay mo yan? Amen? Nagtrabaho ng 8 oras, minsan nag-overnight, minsan nag-overtime, minsan nagpapagal, minsan, di ba, minsan hindi na kumakain ng tanghalian, tama, para lang makatipid, minsan naglalakad na lang para makatipid sa pamasahe. Amen? And
imbis na may pamasahin niya o naman, may tipid pa niya para may tipid. Misan, natin naisip. Misan, matuloy lang tayo ng bata na wala tayong pakialam kung sarili lang natin. Tama? Kaya sabi niya, tatay, kunin ko na yung mamanahin ko. Okay, hindi ganun kadali yun, mga kapatid. Amen? Naiisip lang yung sarili niya. At hindi niya naisip yung tatay niya. Amen, mga kapatid? Sinubukan niyo na bang masayin yung mga palad ng mga tatay ninyo? Ha? Hindi tulad masayin ng palad ng tatay. Si Borbs, minasayin mo si tatay mo sa palad? O, parang ang sa'yo palad ng tatay mo? Ha? Baka sama-sa. Baka ba, Rodrigo? Ha? Ano, matulas, manibis, o matuspang? Magaspam? Bakit magaspam? Ha? O sino pa nag-aspam? Walang alam ko ba nung ito eh. O sino pa? Ito nagpasahin ang pala dito ng tatay niya. Ha? Misa, di ba? Subukan niyo naman tignan yung pala ng tatay. Baka hindi niyo napapasit ito kung kayo kayo nila. Amen? Ako po kayo ako. Di ba kasi yung pampuro kayo? Sabi nga nila, pampuro kayo. Amen, mga kapatid? Ay, iba, tingin mo, nagbibilayan pa. Amen? Ano ang sinasabi ko, mga kapatid? Sometimes, we just focus kung ano yung naibibigay ng kamay ng tatay natin sa atin. Hindi man lang natin naisip kung paano nila paghirapan yung naibibigay sa atin. Amen, mga kapatid? Kasi pag hindi natin naisip yun, tutulad lang tayo ng bata, basta tatay, gusto ko ng ganito. Daddy, pabili ako ng ganon. Daddy, gusto ko nun. Daddy, pabili ako ng ganyan. Abay, sa akong pagkain doon, daddy, gusto ko bin. Puro na lang. Amen? Di ba natin naisip na, daddy, kumusta ka na? Tatay, kumusta yung kamay mo? Masalit pa katawan mo kung masaya dito. Daddy, pagkiklaki mo ng gabi. Yung mag-isip tayo. Amen? Kung paano, in just a simple way, para ipakita natin yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Amen, mga kapatid? Yung lang kung gusto yung tatay mo, alam nyo, nakakabawas ng pagod yun. Yung pagtimbla mo lang siya ng gabi, pag galing sa trabaho, nakakabawas ng pagod yun. Amen, mga kapatid? So, he was a loving father. Na kung saan yung mga tatay natin, they are a loving father. Amen, mga kapatid? And not only a loving father, but also he was a forgiving father. He was a forgiving father. So, now, yung story, sabi ng anak, babalik na ako sa tahanan mo kasi yung mga katulong namin doon, ang sasarap ng pagkain, kumakain sila ng bread, kumakain sila, may karyenda pa sila, nakakain sila ng maayos. Samantalang ako, ito yung aking situation dito, kinakain ko yung kinakain ng mga swine, ng mga baboy. Now, sabi niya, in verse 19 ngayon, sabi niya, I will arise, Napo, and go to my father and will say unto him, sabi niya, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called my thy servant, thy son, make as one of thy hired servants. Sabi niya, pag uwi ko sa bahay ko, ito yung sasabihin ko sa daddy ko pag nagkita kami. Sasabihin ko, daddy, tatay, papa, patawarin niyo po ako. Nagkasala ako sa inyo. Tanggapin niyo po ako. Kahit hindi niyo na ako kilalaning anak. Basta kahit maging katulong niyo na lang ako, okay na po ako doon. Amen na ako, kapatid? Now, nung umuwi siya, sabi ng Bible in verse 20, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him. Look at the Bible. And had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Amen. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven. And in thy sight I am no more worthy to be called thy servant. At sabi niya, nagkasala po sa inyo, laban sa inyo. Sabi niya, wala na akong karapatan para tawagin niyo po kong anak. Pero sabi ng Bible verse 22, but the father said to his servants, bring forth the best robe, amen, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes,
on his way. Ano makikita natin? He was a forgiving man. Na kahit gaano kalaki yung pagkukulang ng anak, gaano ano yung ginawa ng kanyang anak, sometimes, itong tatay na ito, binura nila yun sa kanyang isip, hindi niniinisip yun ng malaga, nandito yung anak ko, umuwi sa akin, at pinapatawad ko siya. Amen mga kapatid? Ano yung salamat sa mga tatay na nakapang kasi? Amen. Amen? Salamat sa mga tatay na very, very patient. Tama? Salamat sa mga tatay na mapagpatawad ng isang mga anak, patitigas sa ulo, masuhay, amen? Na minsan, sasakit sa ulo, tama? Minsan, ay talaga ng mga anak ubos ng pasensya, minsan nakagawa ng hindi maganda, pero salamat sa mga, andito yung mga tatay natin, they are open arms para tanggapin pa rin tayo. Amen mga kapatid? Para kilalanin pa rin tayo na. Tama? Para kilalanin pa rin nila na kung saan tayo ay kanilang tanggapin. Amen? Na minsan, kahit anong nagagawa natin, kita muna niya yung tatay natin. Tama? Pinapatawad ka, pinatanggap ka pa rin. Amen? Kahit masyadong kahit pasaway ka o sakit sa ulo, nandito pa rin tatay mo, tanggap lang na tanggap, pinapatawad ka. Amen? They are forgiving people. Amen po ba mga kapatid? Salamat sa mga tatay na mahabang pasensya. Aba, yung iba, mawalang pasensya. Bang! Sasagpapang ka, bang! Tama? Iba, sinisipa. Amen mga kapatid? Yung iba ay tinatanggoy, wag ka nang uwi dito! Tama mga kapatid? Maghirap ka ng ibang bahay. Tama mga kapatid? Pero dito sa story, itong tatay na ito, siya ay mapagpatawad. Tama mga kapatid? Salamat po sa mga tatay na marunong magpatawad. It's not just a forgiving father. And the next thing, makikita natin, he was also a waiting father. A waiting father. Yung bang makikita natin, di ba? In verse 20, and he arose, so, umuwi itong anak, kasi nga, napagtanto niya sa sarili niya, na it is hard to live without a father, amen? So, umuwi siya, ngayon, siya po ay malayo pa lang. Pino, malayo pa lang, ha? Hindi pa talaga siya nandun sa pintuan ng bahay nila. Malayo pa yung anak. Pero ito yung mapapansin ninyo. Ano sabi ng Bible in verse 20? He arose and came to his father. So, umuwi siya patungo sa tatay niya. Am I right? Now, but when he was yet a great way off, okay, malayo pa siya, hindi pa siya nakakarating totally, hindi pa siya nakakatutok ng pintuan, hindi pa niya nakikita yung tatay niya, malayo pa siya, pero, ano sabi ng Bible? His father saw him. Amen po ba mga kapatid? Yun yung nakita ko mga kapatid. His father saw him. Now, paano nakita ng tatay yung kanyang anak? It's so simple. I believe itong tatay nito, araw-araw, nandun siya nag-i-stay sa pintuan, nag-aabang, naghihintay na balang araw mabalik ang anak niya. Amen mga kapatid? Kaya nga, great way off pa lang eh. Hindi pa nakakarating yung anak. Tingnan ninyo. And what is the next thing? And had compassion. Tama po ba? And had compassion and yung pag-ibig ng tatay. Kaya he was a loving father. Amen? Hindi wala yung sama na loob, wala yung hinanakit sa kanyang anak, pinatawad niya yung kanyang anak, and maybe every day, he was hoping and praying to God na bumalik yung anak niya, na nabuhay, na maayos, na makita pa silang muli. Na umaasa pa rin balang araw na makikita pa rin yung kanyang anak.
So, ang ginawa niya, araw-araw marahil, naging rutina ng buhay niya, doon siya nagtatambay, marahil meron siyang teres, umarahil siya lang ng pintuan, nagkakapitoon, umaga, hapon, gabi, ay lagi siya nandoon kasi ayaw niyang mamiss, napakabalang araw, dumati yung anak niya, at sasabi niya, mga kapatid, nangyari niya, dumati yung anak niya. Tama ko ba? In verse 20, and had compassion. And look at the word. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, malayo pa yung tatay na kilala na niya yung anak niya. Tama? Nasabi niya, alam ko, yun na yun eh. Alam ko si Kent na yun. Alam ko si Rangel na yun. Tama? Ibig sabihin, aalam ng tatay kung ano yung itsura ng kanyang anak. Kasi anak niya eh. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon sabi ng Bible, malayo pa lang. Ang ginawa ng tatay, hindi na niya hinintay makarating yung anak niya, makalapit yung anak niya sa kanya. And anong nangyari po? Yung tatay, ang tumakbo, sinalubong na niya kagad yung anak niya. Amen mga kapatid? He was a waiting father. Naghihintay lang po. Tama mga kapatid? Naghihintay lang para patawarin siya. Naghihintay lang para yakapin yung anak niya. Naghihintay para tulungan yung anak niya, naghihintay para halikan yung anak niya. He was a waiting father. Sabi ng Bible diyan, and ran. Amen po ba? And fell on his neck. Niyakap niya. Mga kapatid, and kissed him. Na kung saan, kung itong anak ay nasasabik na makauwi, itong anak ay nasasabik na makita yung tatay, ay mas nasasabit yung tatay na makita yung anak. Ay mas nasasabit yung tatay na mayakap yung anak. Amen po mga kapatid, he was a waiting father. And you know what? Sometimes yung mga tatay natin, they just waiting for us. Amen? Mga asawang babae, mga anak natin dito, our father, they just waiting. Amen? Naghihintay lang sila. Magsabi kayo, Daddy, I love you. Naghihintay lang sila sa atin. Papa, mahal kita. Salamat sa ginawa ninyo. Amen? Naghihintay lang sila sa atin, mga kapatid, na marahil humingin ka ng tawad, na marahil sa barangay mo, na mahal mo siya, na marahil na kausapin mo siya. They just waiting. Amen, mga kapatid? Ang sabi ng Lord, naghihintay lang sa araw-araw. Na bumalik, umaasa, na sana babalik ang kanyang anak. Amen? At noong nangyari nga bumalik ang kanyang anak, mga kapatid, number four, and last, he was a happy father. Amen? Masaya siya. Tama? Masaya itong tatay. Masaya hindi dahil marami siyang pagkain. He was happy because, not because, marami siyang natulong. He was happy not because marami siyang pera, but he was happy because bumalik yung anak niya. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, nung dumating yung kanyang anak, because nandun yung kasiyahan niya, napukali na yung anak niya, amen? Na marahil yung kanyang anak ay hindi na ganun kaayos na bumalik. Marahil yung kanyang anak, bumalik sa bahay, magandang puti. Marahil yung kanyang anak, nung umalis po sa bahay, maganda yung dami. Amen? Marahil yung kanyang anak, nung umalis sa bahay, maputi, mag-inis ang balat. Pero nung umuwi po itong anak na ito, at nakita ng tatay na marahil, iba na yung katawan niya, na mayat masyado, na umaba ng buo, na umitin. Amen? Tapos musgusin na yung galit, yung suot, may butas-butas pang galit, ang ibabon pa, pero sabi niya, anak ko ito. Alam ko, ito yung anak ko. Kahit ang ibabon itong anak ko, anak ko pa din yan. Amen? Kahit musgusin itong anak ko pa din yan. Tama? Kasi sabi niya, hindi na siya nakapagintay dahil nandun yung katuwaan niya, kasiyahan niya, na inahangad niya na makita yung kanyang anak. Tama? Alam niyo, let me say this. Ang kasiyahan ng mga tatay, minsan hindi naman yung
para sa sarili niya. Yung kasiyahan, kaligayahan ng mga tatay, minsan hindi naman dahil sa material na bagay. But I believe, yung kasiyahan ng mga tatay, yung makita nila na nandiyan kayo, amen? Makita nila nandiyan yung mga anak nila, nandiyan yung asawa nila, makita nila na namayos yung pamilya nila, sa atin yung kasiyahan ng mga tatay. Tama? Kaya sabi ng Bible, he was a happy father. Diba mga kodet? Masaya itong mga tatay nito na nakikita yung mga anak. Masaya itong mga tatay nito na nakakasama yung pamilya. Masaya itong tatay nito na nakikita yung mga mahal sa buhay na nandyan, na sumusuporta sa kanya. Amen? Na pinaparamdam yung pagmamahal po nila. At sabi ng Bible in verse 21 and 22, sabi ng Bible dito, but the father said to his servants, bring forth the best robe. Amen? Hindi hinihingi ng bata. Hindi niya sinabi, tatay, pag-uwi ko, ipaganda mo ako. Amen? Actually, ang gusto niya, pag-uwi ko, kahit ibilang na lang ako isa sa katulong ko. Amen? Hindi niya hinihingi. Pero ang sabi, ibinigay ng tatay, hindi yung tira-tira. Ibinigay ng tatay, hindi yung simple lang. Ibinigay ng tatay, yung best. Amen mga kapatid, let me say this. Salamat sa mga tatay natin, yung binibigay nila sa atin, best. Amen? Binibigyan ka ng best ng buhay. They are always thinking na magkaroon ka ng best na pangarap. They are always thinking na magkaroon ka ng best na pag-aaral. They are always thinking magkaroon tayo ng best na pamamatawan. Best na kalusugan, best na future, best na ugali, best na buhay. Amen mga kapatid, dahil ayaw ng mga tatay na kung saan ay magkaroon tayo ng buhay na malayo sa kanila. So sana sa atin po ngayong umaga, kung meron tayong may susukuli sa kanila, sana yung best rin. Amen mga kapatid, sana ay masukulihan natin yung mga tatay natin na hindi sama ng loob, hindi sakit sa ulo, hindi problema. Ang isukulihan natin, best din para sa kanila. Kasi, the best din sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Yan sabi ng tatay nito, sabi niya, and at compassion, and run, and fell on his neck, and kiss. Sabi niya, ayan, verse 22, but the father said his servant, sabi niya, mga alipin, makinig kayong mabuti. Amen? Bring forth the best robe. Tinawag niya yung mga servants niya, mga alipin, mga katulong, maralan, eh kayong lahat, pumunta kayo rito. Sabi niya, kuhanin niyo yung best robe, yung best drink, yung best juice, at maganda kayo ng best na hongkong-hongkong celebration. Dahil kung pala yun namin. Amen mga kapatid? Sana, ganun din po sa buhay na. Na maray, wala tayong katulong. But we can shout to the whole world that my dad is the best dad for me. Amen? That my papa, my tatay, is the best papa and the best tatay sa buong universe. Amen po ba mga kapatid? Sana suplihan natin, mag-isip tayo, ano yung best na may susupli ko? Sa lahat, sa condition ng tatay ko, sa buhay. Amen po ba mga kapatid? Sabi ng Bible in verse 23, and bring hither the potted cup, and kill it, and let us eat, and be merry. Amen? Patayin yung mga, sabi ng Bible, potted cup. Hindi sinabi, magpatayin ng buto-butong baka. Mga papayag na baka, huwag mo niya, sabi niya. Pati yung mga baka, yung mga best na baka, yung mga matagalang baka, yun ang patayin ninyo. Amen po ba? Sabi niya, and kill it, patayin ito. Magsigari tayo, magkasiyahan tayo. For this my son was dead, and is alive again. Amen? He was lost, and is found. And they began to marry. Amen? Kaya I just want to tell sa lahat ng tatay dito, mga tatay na nandito ngayong umaga, wala man tayong bakit pinatay para sa inyo. Meron tayong handaan mamay. Magkakainan pa rin tayo, magkakasiyahan. Amen po mga kapatid? And what a great reminder din sa bawat sa puso atin.
that this parable of the lost son is talking about sa isang taong lumalayo sa Panginoon. Amen? Na katulad po ng ating mga earthly father, kung gaano sila mapag-ibig, kung gaano sila mapagpatawad, kung gaano sila naghihintay at gaano sila kasaya, masigit ganoon ang Panginoon na ang Diyos na nasa atin. Kasi Diyos nagpapatawad ang ating pagkasalanan. And is also a waiting father na ikaw na malayo, malayo niya sa Panginoon ay dumating sa Panginoon. Kaya mo mga kapatid? At sa bawat magbalik natin, masaya ang ating Panginoon. Na kung saan gusto kang bumalik at maging maayos muli ang buhay natin. Amen? So may pumaga, tandaan po natin na magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayo pong mga tatay. Amen? They are a loving father, a forgiving father, a waiting father, and a happy father. So what? We gotta do sa kanila po mga kapatid. Amen? Are we, can we shout, can we say sa ating mga sarili, sa buong mundo, na yung mga tatay natin, sila yung the best na tatay na ibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Yung mga tatay natin, they are not perfect. They are not a superhero. Isa nakapagod din. Amen ako po din? Hindi 24-7, malakas ang katawan nila. Minsan yung iba, sinusumpong lagi ng mahihingi. Yung iba, sinusumpong lagi ng sakit. Yung iba, pero, you know what, sometimes, minsan kayo masamang pag-ilamdam din din, is trying their best. Amen? To work, to work, to work. Kasi alam nyo, minsan, lagi nasis nila para sa ating pamilya. Amen po ba nga, kapatid? Minsan, naulan na, huwag lang makidlatan. Okay lang maulanan na, huwag lang makidlatan. Pag naulanan ka, basa ka. Pag nakidlatan ka, tibok ka. Amen mga kapatid? At, so they are the best, amen? They are not human, nakapagod sila, nagkakasakit. Pero they are trying their best to show to us kung gano'n tayo kamahal. Sana gano'n din tayo. In return, let us show to them kung gano'n natin sila kamahal. Amen? So tayo po natin tumayo. Tayo po manalangin sa Panginoon. Amen po mga aga. Alright, let's pray. Langin tayo. Maraming umaga na ipinagdaloob po sa amin. Maraming salamat for this time to remind us patungkol po Panginoon sa aming po mga tatay ngayon po umaga. And tunay nga, dahil ang Diyos na napakabuti po ninyo sa buhay po natin. And dinapit kayang pantayan ng mga pag-ibig ng mga tatay po sa aming kagulang Diyos. And we know that they are not perfect. Minsan nagkukulang din sila. Minsan meron kaming gustong hingin, hindi nila pabigay. Minsan meron kaming gustong bilhin, hindi nila pabigay. They're not perfect. Minsan nagkakamali din sila. But you know what? They are trying their best. Para kasi nabigay po yung hinihingi natin. Para mabigay tayo ng magandang buhay. They're trying their best. Pagkita yung dakilang pagmamahal nila sa atin. Habang ating mga ulo ay nakatungo, habang ating mga mata ay nakatigil, and alam ko, wala yung mga ibang tatay po natin dito ngayong umaga, pero meron po tayong mga tatay na nandito, and we just want to show our love sa kanila, and we just want to tell them how much I love them, thankful to God na ikaw binigyan ng tatay sa iyong buhay. Kaya nga, ngayong umaga, wala yung iba natin mga tatay, pero meron din yung mga iba natin tatay, pero bakit hindi natin sila ilapit sa Panginoon ngayong umaga, at ipagdasal natin sila sa Panginoon this morning, at magpasalamat sila sa Diyos that God gave them to us. Saan sila ay pagkita natin na sila napakabuti sa buhay natin. At pinapit natin sila sa buhay natin. Sige po, kuhanin natin tatay natin.
you can come, pagdasal mo yung tatay mo, yung asawa mong lalaki, pagdasal mo, kahit wala dito, you can come. At amen, sige, at yung mga, ganun din yung mga niyempo natin dito, o yung mga youth natin dito, mga bata natin dito na wala yung tatay, unsafe pa yung tatay, hindi paligtas yung kanyang tatay, pwede ka lumapit sa unahan at ipagpasalamat mo siya sa Panginoon na meron ng tatay. At higit sa lahat, ipag-pray mo siya na sana kausapin siya ng Diyos at maligtas siya, makakilala sa Panginoon at malang araw ay makasama mo dito sa church at yun ang ipag-pray mo. Amen. Sino? Saan po ka dito? Come on. Huwag kang susuko if they are not safe. Huwag mo silang susukuhan. Because the moment na sumuko ka, yun yung moment na sinabi mo na wala nang magagawa ko kung yun. Kaya huwag kang susuko. Pagdasal mo sila sa Panginoon at yung mga iba natin dito, yung iba mga tatay natin nasa abroad and mga asawa nila nandito, that you can pray for them and God always guide them and protect them and be thankful sa kanilang buhay. Hirap, they decided na lumayo para lang magtrabaho, para lang sa pamilya. Minsan ang hirap, sacrifice, na hindi makasama ang family. You should be thankful for that. And sa mga nandito ngayong umaga, na nandito mga tatay, nandito mga anak, magsama ba, you should be thankful for them. And anything that you wanna pray this morning or anything that you wanna tell to them, ipag-desal mo ngayong umaga. Sabihin niyo sa atin. Sabihin niyo sa Panginoon. Ngayon ko lang. Salamat sa mga tatay natin. Sometimes, right then, sila na-appreciate. At this time, we just want to appreciate it. And we can tell to the whole world that my dad is the best dad of my life. My tatay, my papa, is the best tatay, the best papa in the world. At wala na kagaya niya. And ayaw ko na sayangin yung mga pagkakataon na ako ay makapagpasalamat sa nila. Na lagi sila nag-iisip para sa amin. Sana ako mag-isip para sa amin. And what? The word of God tells us this morning. Na patuloy tayong manalangin ng mga tatay na maglilingkod, na magiging matapat at susunod sa karunan ng Panginoon. Salamat po sa mga tatay ng umaga na nagpapagamit sa Panginoon na sa kalooban ng Diyos kasama ang pamilya, mga anak nag-church, naglilingkod, nagpapagamit. And praise the Lord for that. At yung prayer ko para ng mga tatay na maging nagaya ninyo. At kayo ng Diyos, salamat po ng marami. For this time, may pray ko sa amin. And I pray, Lord, that you always bless the fathers, their health, kalusugan nila, patuloy na iyayaan, patuloy na hindi na kalakasan sa mga trabaho nila, ginagawa, protektahin nyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pinagawang buhay. Alain po ba mo sa pangalan ng Jesus at pinagawa. Amen. Amen.
Thank you.